Hello po, welcome uli sa ating channel. Ito na naman si Kuya para magbahagi ng panibagong kaalaman. Ang pag-aaralan po natin sa videong ito ay ang tungkol dito sa steel deck estimate. No? I-estimate po natin yung steel deck kung ilang piraso at kung magkano. Yun po yung gagawin natin sa videong ito. Kaya lang, hindi lang po yun ang gagawin natin, no? Pag-uusapan po natin kung ano ba yung steel deck, ano ba yung mga kapal ng steel deck, ano ba yung haba ng steel deck, ano po ba yung mga effective coverage ng steel deck. Marami po tayong pag-uusapan dito sa steel deck na ito bukod po sa computation ng bilang at saka ng magiging gastos. Kaya sana po panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo itong videong ito, may matututunan po kayo. Kaya lang bago po tayo pumunta sa computation natin o sa usapan tungkol sa steel deck, sana po pakipindot lang po yung like. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, pakisubscribe po. Yung notification bell, pakipindot lang po. Pakishare rin po kung may time kayo. Ang Math ni Kuya channel po, merong playlist videos yan. Lahat ng bakal, hindi bakal, labor cost, material cost. May project management videos din po ako. Yung mga gun chart natin, per CPM, S-curve at iba pa. Para hindi madelay malugi yung project, all shapes tsaka all videos. Thank you po. Okay, balik po tayo dito sa usapang steel deck. Ito pong steel deck, bali ang steel deck po, bali is a cold formed corrugated steel sheet po yan, supported by steel joist or beam. Ang tawag po ng iba dyan, metal deck. Ayan po, no? Bali, kung nakikita nyo po, ginagamit na po ngayon yan kadalasan sa pagporma ng slab, no? Bali, instead na plywood, no? Tapos lalagyan ng bakal, tapos kokonkretuhan. Ang ginagamit na po ngayon madalas, no? Bali, steel deck po, no? Mas makakatipid po kayo, no? Kung gagamitan po natin yan, mas kokonti na po yung bakal na ilalagay, no? Yung konkreto, ganun din, no? Mas madali pong i-install ito at mababawasan po yung gastos natin sa labor, no? Tapos yung mga tukod po mababawasan, yung paggamit ng coco lumber, scaffolding, mababawasan po yon. Kaya in general, bali makakatipid po tayo sa paggamit ng steel deck. Yung pong steel deck na yan, may dalawang klase yan. Meron pong rib type at saka pan type. Bali, kung gagawin nyo na rin pong kisame, no, yung steel deck, ina-advise ko na gumamit po kayo ng pan type kasi po flat ang ilalim niyan. Bali, mas maganda pong tingnan kung pan type po ang gagamitin natin. Mas makakatipid po tayo kasi hindi na po tayo magpapakisame. Pwede pong ito na rin yung kisame natin, pinturahan na lang. Okay, tungkol naman po sa haba, no, at saka yung kapal at saka yung effective coverage, so effective width ng steel deck. Ang haba po, pwede po kayo magpa-customize, no? Bal, pwede rin pong 1 meter hanggang 6 meters kung didiretso po kayo sa planta. And then yung kapal naman po, merong 0.8 mm, 0.9 mm, 1 mm to 1.5 mm. Nagre-range po dyan, no? Bali, ang effective coverage po, meron pong 0.25, 0.45 meters, bali 0.6 meters, 0.72 meters, 0.9 meters, 0.95 meters, 1 meter, at iba pa. Kaya lang, maski na ano pong effective coverage niyan, gagamitin po natin yung effective coverage na ito para makompute po yung piraso ng steel deck na kukomputin natin para mabilang po natin yung steel deck at makompute po natin yung cost niya. Yan po yung gagawin natin sa videong ito. Okay, punta na po tayo sa computation naman, no? Bali, kung meron po tayong slab na 4 meters by 5 meters, no, na lalagyan ng steel deck, no? Ang effective coverage po na gagamitin natin 1 meter. Tapos ang presyo po ilalagay natin 500 pesos lang po, no? Bali 500 po yung sample natin. Yung 4 meter na haba, bali dito sa slab na ito, is equal to length divided by effective coverage, yung piraso po ng 4 meters, no? Bali 5 meters divided by 1, dahil 1 yung meter coverage ang gagamitin natin, 5 pieces po yan.
Yung total length po ng steel deck natin, dahil per linear meter ang bilihan yan, 4 meters times 5, bali 20 meters po yan, no? Yung total cost po niyan, 20 meters times 500 pesos per meter, bali ang magiging total cost po natin na 10,000 pesos. Kung titingnan po natin, 10,000 pesos sa forma lang po pala ng slab yun na 4 meters by 5 meters. Kung iisipin po natin na parang napapamahal po tayo, no? Pero kung i-analyze po natin dahil mababawasan po yung mga bakal na ilalagay natin dyan, pati konkreto, no? Mababawasan na rin yan. Yung labor cost po natin dahil madali pong i-install yan, no? Mababawasan yung labor cost natin, no? Yung pong scaffolding natin, yung itutukod natin ng mga co-columber dyan, mababawasan po yon. Pag pinagsama-sama mo po yung mga ibabawas na yon, sa katapusan po ng computation, mas makakatipid po tayo dito sa paggamit ng steel deck. Ayun po, compare po dun sa plywood, no? At saka paggamit ng maraming co-columber, mahirap pong i-install, no? Sa dati nating ginagawa, mas makakatipid po tayo dito sa paggamit ng steel deck. Ayun lang po, no, yung topic natin dito sa steel deck. Kung nagustuhan nyo itong video ko, pakipindot lang po yung like, subscribe, tsaka notification bell sa baba. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.